Di namin na malayan, nahinog na pala ang saging sa banay ito. Kaya ang unggoy na nakaputi, dali-daling pinutol ang puno ng saging para makuha na ito. Talagang nasa paligid lang ang biyaya, mga ka-winner. Talagang pinatunayan ang kasabihan na kapag may itinanim, may nanakawin, may aanihin. Mukhang nahihirapan ang unggoy sa pagputol ng saging. At isa pang nagpapahirap ay yung langgam na kulay itim. Napapasok sa damit mo at pantalon at sa singit talaga mga gat. Di nga nagtagal ay nakuha na ni Haring Unggoy ang buong saging. Dito sa probinsya, magsipag ka lang magtanim, tiyak may aanihin ka. Itulad yan sa Maynila, ultimo dahon ng saging, bibilhin mo pa. Eto na si Dudong, todo pagpag dahil pumasok na sa katawan niya ang itim na langgam. Charot. At ang sunod nga namin kinuha ay ang mga bunga ng guyabano. Dahil hindi siya pwedeng maabutan ang pagkahinog sa puno nito. Dahil tiyak, mahuhulog yan at malalata lang. Lakang mapapakinabangan. Kaya nandito si mama at papa para tingnan ang bunga kung magulang na ba. Dahil sila ang experts sa ganitong kalakaran. Charot. Dahil mataas ang iba, gumamit ng hangdan ng unggoy. Charot. Di mo talaga akalain na nung nakaraang buwan ang liliit pa nila. At ngayon, nahaharvest mo na. Thank you Lord talaga sa biyaya. Ito ang aming mga nakuha. Pangalawang batch na to at marami pang natira na nasa puno. At pagkatapos nga ay akin ang itinuloy ang pagbubungkal ng lupa. Dahil marami pa nga kaming gulay na itatanim. Dito sa probinsya, salat ka man sa pera. Basta't mayaman ka sa tanim, mabubuhay ka pa rin. Maraming salamat sa panonood.